Papang Deng, ano ba kayong dab? Or? Na brake fluid? Yun ang mahirap harapin. Wala. Nagkirapahan kami na yun. Ang hirap maganda. Kahit sa auto-supply eh. Kahit na ako sa auto-supply, wala ko eh. Walang ako eh. Pero ang dab for na ano, alam ko, yung mga dikulay. Ay, mga dikulay na ako. Oo, mga dikulay. So, mas yan. Yan. Napakahirap maganda po. Ewa ko, ayun nga kasi pipe lang, wala akong nakita. That's for me, maganap lang eh. Baka ko mayroon kayo eh. Pag sa ibang ano ba, hindi kayo pag prenuen, pag hindi that for? Eh, yun kasi na, ano, nasa manual, kaya hindi ko inan eh. So, pwede naman yun, sa NMAX man eh, ganun eh. That for din ba tayo sa NMAX? Oo, that for yun. Pwede naman kahit ang... Kahit yung normal lang na ano. Oo. Wala rin. Branded na lang na ano, na fluid na ilagay mo. Branded na lang po. Anong kanta na? Yung ano, isa na fluid. Yung mga sa ato sa preho na datri, yung pang kotse. Oo, yun. Pang kotse. Sa NMAX natin kasi datri. Yun ang ginagamit nyo. Saka tubos na ba yan? Oo, oh, tsaka pangit na hunong, lalo yung sa likod doon, napaka pangit na hunong kulay eh. Madumi na ako eh. Wala. Nahihirapan nga din ako maganap. Tiwa. Ang dot core kasi, yung mga dikulay, yung parang ganito. Yung mga ginagamit mo sa mga ipabalit ng NMAX na ano, lagayan. Ang dot core. Pero yung sa ano, wala tayo makakuha. Yung mga regular na kulay. Kabonding, sige po. Tuloy na po ako. Sige. Ah, salamat po. Hindi po. Ano ginawa dito ni Papa Conskyo dito kanina? Ano? Nagdala na ano? Chocolate? Nag-order ho kayo? Oho. Deliver ho dito. Opo. At sige po. Tawin natin. Meron silang dashboard. Meron po ba kayong dot 4 po na brake fluid? Ha? Dot 4 na brake fluid? Dot 4? Dot 4? Dot 4? Dot 4? Dot 3 lang sir. Ah, dot 3 lang. Sige po. Pero di ba may tinda kayong mga big bike? Di ba may tinda kayong big bike? Saan yung mga parts nyo? Meron kayo wala? Wala ka, di pa nag-open. Ah, di ba? Yung sa ano, wala pa yun? Saan ulit? Ah, wala pa yun? Wala pa. Sige po. Thank you ha. So, bigo. So, yun guys, bilihan ng ano. So, yun. JX6R. Wow. Saka, versus. Saka, ito is Ninja 400. So, yun. Ito Ninja 650. So, ito ganito guys. So yun guys, ito yung RTV. So wala, bigo. Maganda ng relief na ano. Meron din ako kanina sa ito nga na maliit na tindahan. Na actually malaki tindahan dito sa Santa Maria na mga gamit ng motor. And sadly wala rin. Wala talaga tayong makuha. So hindi ko alam talaga. So malamang nga, sabi nga nung kasama ko sa Enpac, mahirap talaga kumuha. Kahit doon sa Caloocan, hindi lahat ng tindahan is meron.
So sabi sa akin kanina, pwede daw yung dot 3. Pero I prefer siguro yung dot 4. Para na lang ako, order na ako online. Kasi yung specification guys, diba? Kasi may dahilan kung bakit yun yung ginawa. Diba? Talagang pwede naman talaga. Pwedeng gamitin. Kaso, kung para makuha mo yung pinaka-maximum ano, diba? Performance ng preno, wala. Sabi-sabi yung specify na brake fluid para sa kanya. So yun yung gagawin natin. Makahanap tayo. Especially guys, hindi masyado pero natatakot ako na pagka hindi yung naka kundi yung para talaga dito mabili natin, natatakot ako baka may hindi na tumin ko eh, di ba? I mean, lagi tayo nasa expressway kaya mahirap na. Mahirap na sumabili yung preno natin. Kaya sabi ko sa isa ng mga advice ko sa inyo guys, kung hindi nga magkaroon ng big bike, lalo na yung mga modelong ngayon, mga sobrang bagong modelo ng big bike ngayon, prepare yourself na hindi usually mabibili yung mga gamit sa normal na tindahan lang. Ibig yung spark plug nito guys, sa Manila pa nabili. So wala akong ano dito, nag-message ako sa NGK the guy dun sa spark plug, pero wala rin eh. So yun, kasi nilinis ko kasi yung ano nito, yung buong airbox nito, yung pinaka sa air filter niya. So lalo ko sana palitan na lahat. And ayun, pwede na lang washable yung air filter nito, kasi kung hindi, wala, panigurado, laking problema. Lakas pa naman bumumay ng air filter nito, kasi pag bubiyahe ka sa index, talaga yung aspirate ng hangin, yung sobrang lakas para masuplayan nung kailangan yung hangin. So yun, hindi talaga biro. So hindi talaga biro magkaroon ng ganito. Hindi biro yung maintenance. Gulong pa lang, medyo madubo na. Kaya yun, kaya ako, I mean, takasan lang talaga ng loob eh. Ipon-ipon lang pag may kailangan. Kailangan bilhin, pag-ipunan mo. So ganun lang ginagawa ko para ma-maintain natin, diba? Kasi siyempre, hindi na bago itong sa atin eh. So, as much as possible talaga, gusto ko talaga is well, maintain na lang para tumagal pa, diba? Kasi wala naman tayong pambili ng bago. So, maintain natin kung meron tayo. So ito guys, ito yung dot 4 na brake fluid. So yan. So okay naman, may ICC. Hopefully okay naman siya. Made in UK. Ganyan, dot 4 na siya. So hindi naman ito yung pinaka-latest guys. Meron pa mga dot 5.1. May mga gano'n lang ngayon eh. So hindi ito yung latest. So kahapon, na-bleed ko na to. So hindi ko na na-video. So as usual lang din, as usual naman din na pag-bleed ng ibang normal na motor. Ganun din yung pagbe-bleed sa kanya. So, ito yung tornilyo. Ayan. Ito. Ayan. Luluwagan mo lang yan. So, pagkaluwag yan, brake mo lang. Dutin mo lang yung brake. So, ito yung brake ng Versys sa hulihan. So, brake lang. Tapak lang. Hanggang tumapon yung brake, yung ano, yung brake fluid. So, yun. Kasi yung ginagawa kasing method is hindi ko sinasagad na ubusin. Ang ginagawa ko, for example, dun sa reservoir nung brake fluid. So, pakita ko sa inyo. So, yan. Yan. Pakita ko sa inyo, guys. So, yan yung reservoir. So, yan yung mark na lower. Tapos, yung mark na upper is yung sa taas na yon. So, yun. Ginagawa ko, pag mauubos na yung, ano, yung fluid. So, nire-refillan ko lang siya. Refill lang. Tapos, hanggang puno ulit, tapos ano ulit, bleed lang ulit ng bleed, tapos lagay ulit. So ang mangyayari guys, yung luma kasi, syempre habang nauubos yun,
hanggat maubos sa maubos. So kagabi, kahapon talaga, sobrang dilaw na nung brake fluid. So yun, hanggang maging malinaw na siya ulit, kasing kulay na itong bago nating brake fluid. So yun, tsaka ating stop. So yun yung way para mag bleed. Again, luwagan mo to, tapakan mo yung brake or pinutin mo yung brake ng motor mo, bleed ng bleed. Tapos pag maubos na yung laman ng reservoir o nung lagayan ng brake fluid, refill, tapos bleed ulit hanggang maubos na ulit, bleed na ulit, tapos hanggang malinaw na. So yun yung process ng pag-bleed. So after nun guys, ang gagawin mong next is hawakan mo yung pinaka-brake ulit, diinan mo. Ito yung pagtapos mo na guys ah. Tapos sikipan mo na tong brake, itong ano, itong pang-bleed. So habang nakadiin ka, ang tendency kasi noon wala talaga, wala siyang hangin kasi ilalabas niya yung brake fluid eh. So habang nakadiin ka, kailangan ma-close mo to. Then yun ah. I-adjust mo na yun. Yun na yung paano. Yun na yung tama, or I mean adjusted na. So kagaya nito, 'di ba? Yan, hindi siya mahigpit, tama lang. Naiikot mo siya. So yung way para mag-bleed. So again guys, ito yung nabili natin. So hindi na tayo sa online, pero nung bili ko dito is parang 250 pesos, 500 ml. Pwede na. Pero sa online kasi may mabibili ka nito ng 200 pesos lang. Pero pag order ka kasi sa online, syempre hindi naman yung agad darating. So ayun guys, tapos na natin. So na-check ko na rin yung sa harapan and okay pa naman. So ito na yung para sa video natin. So pakita ko rin sa inyo kung paano, or test drive natin yung versus na ito na yung gamit, kung nagbago ba talaga. So yung impression ko sa papakita sa inyo ha. So ito yun. So guys, yan napalitan ko na yung brake fluid, and yan, ganda na yung tapak na yun nung sa preno ko. Hindi kagaya dati na pag tinapakan ko, sobrang tagal bago kumagat. So ngayon, sobrang ngayon, agad na agad na siya agad. Mas magaan siyang tapakan, mas malambot. So yung sa harapan, hindi ko pa naman nabibleed. So puno pa kasi, hindi naman siya nabawasan. Pero plano ko at silipin din. So yun. So hindi ko na napakita sa inyo kung saan ko nabili yung ano, yung brake fluid. So may napakita ko na lang sa inyo yung dashboard yung nabili ko. So may isang auto supply din sa gawin sa Maragpas doon sa bayan ng Santa Maria. Doon ko siya nabili. And okay naman, maganda. Pero ngayon ko pala siya doon. Susubukan kapatakbuhin gamit dyan. So tara, try natin. Tapos nabundan kasi ako sa bayan. Ito yung resulta ng nanay ko. Mabisa yung magkakapalit natin. Hello. Mas mababaw, hindi na masyado malalim yung tapak. Nagandahan. Tapos kanina guys, habang dyan ako, i-bleed ko yung pinaka-fluid. Lapot na siya, sobrang lapot na niya. Tapos parang dilaw na. Laki na improvement sa preno talaga. Nakadamdaram ko yung preno. Kasi pag may preno, tigas eh. Ngayon, hindi. Talagang sumasabay siya. Pag tapa ko, talagang hihinto siya. Ayun o. Ganda. So, yung brand na nabili ko kung ano kanina, brake fluid, hindi siya ganun kakilala eh. Fast brake yung tatak. Pero that port. So, yan. Siguro, halta na lang natin agad. Kaya natin patagalin, di ba? Thank you.
all in all guys, the end satisfied na ayo. Kumakamot yung, kumakamot yung point guys. Para sa'yo kundi para sa pamilya mo. Okay? So, wait lang. Ito. Ang ating signature, the move. The moves. Saying goodbye. Awas!